Nareveal ng Philippine Army nitong nakaraang araw. Sa pamamagitan ng kanilang mga programa sa UNTV channel na may pamagat na makabagong artilyero para sa matatag na bagong Pilipinas. Ay tama nga ang ating pananaw na ating pinakita sa mga nakaraan nating mga video, na ang mga walang humpay na pagsasanay ng kanilang artillery regiment, sa mga makabagong kagamitang pandigma sa tulong ng ating mga kalyadong mga bansa lalo na ang Amerika, ay mga paghahanda ito para sa mahusay at epektibong paggamit sa mga nakapilang kagamitang kanilang matatanggap sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Sa pagtutok ngayon ng Artillery Regiment ng Philippine Army sa Territorial Defense, ay kanilang ibinunyag na merong 10 capability upgrade para sa Philippine Army, sa ilalim ng AFP Modernization Program na Re-Horizon 3, at 7 rito, ay para sa Army Artillery Regiment. Kasama sa 7 pag-upgrade ng kakayahan na iyon, ay ang pagkuha ng Multiple Launch Rocket Systems o MLRS, Short Range Air Defense Systems o SHORADS, Ground-Based Air Defense System o GBADS, at mga Portable Manpads. Ayon sa Artillery Regiment, 28 battery ng Multi-Launch Rocket System o MLRS, ang kanilang inaasahang darating sa susunod na mga taon, na magbibigay sa kanila ng di matatawarang firepower laban sa mga banta ng kaaway na nais sakupin ng bansa. Bagamat hindi nila binanggit ang pangalan at modelo ng Multi-Launch Rocket System na ito, ngunit sa pagbanggit na ang 28 battery ay binubuo ng 168 na firing units, o 6 na firing units sa isang battery, ito ay malinaw na tumutugma sa High Mobility Rocket System ng Lockheed Martin, o ang tinatawag na HIMARS Rocket System. Ang pagkakaroon ng HIMARS ay matagal nang napupusuan ng Artillery Regiment ng Philippine Army. Ang kabuuhang roadmap na ito ng Artillery Regiment ay inaasahang mabubuo sa loob ng 3 hanggang 5 taon mula ngayon. Ito ay nangangahulugang ang mga kagamitang ito ay maaring naumpisahan na ngayon o mauumpisahan sa susunod na taon, dahil ang 2 trilyong pondo para sa AFP modernization ay mag-uumpisa sa susunod na taong 2025. Mapapansing sa mga nakaraang mga balikatan exercises, ang ating Artillery Regiment ay matinding sinasanay ng Amerika sa paggamit ng HIMARS, at ayon sa mga balita, ay kahit hanggang ngayon na wala ng balikatan exercise, ay patuloy pa rin umano sa training ang ating mga personnels sa pag-maintain at pag-operate ng mga HIMARS na ito. Ang isang HIMARS battery ay binubuo ng 6 na M142 HIMARS launchers, 12 ammunition resupply systems kasama ang trailer truck vehicle, isang fire direction center para sa command, control, technical fire direction, at inu-operate o pinatatakbo ito ng 100 sundalo. Ang 168 HIMARS launchers na ito ay ikakalat sa mga nakatagong mga strategikong mga lokasyon sa buong bansa. Habang ang mga BrahMos missile system ay ang pangunahing pang-neutralize ng Army sa mga kaaway na may layong lagpas 200 kilometro mula sa ating baybayin, ang mga HIMARS rocket system ay ang magsisilbing second line of defense ng bansa sa puwersang nais lumapit sa ating kalupaan. Pagdating naman sa pagdepensa sa mga armored units at mga vital installations ng bansa, ayon sa Philippine Army, bagamat di ibinunyag kung ilang battery ito, ngunit nakalatag na umano sa kanilang procurement list ang Short to Medium Range Missile Air Defense System sa di pa pinangalan ng klase at manufacturer ng nasabing kagamitan. Nangunguna siyempre sa ating maiisip ang Spider Air Defense ng Israel, dahil sa bihasa na ang ating Air Force sa paggamit at pag-maintain ito, bagay na mas mabilis ma-absorb ng ating Army ang kasanayan na ito ng ating Air Force, kesa ibang klaseng system ang kanilang kukunin. Ang mga ground-based air defense system tulad ng Spider Air Defense ng Israel, ay ang depensa ng Army laban sa mga banta labas ng ating baybayin. Ayon sa Philippine Army, bahagi sa kanilang modernisasyon, ay ang pagkaroon ng mga depensa lalo na sa ating mga infantry units, laban sa mga low-flying threat, tulad ng attack helicopters at mga armed drones. Hindi man binanggit, ngunit ang Mobile Short Range Air Defense System Stryker Platform, o Stryker M-SHORAD ng Amerika, ay ang pinakatugma sa nais ipahiwatig ng ating Army. Ang M-SHORAD ay isang air defense system na gumamit ng platform ng Stryker Armored Personnel Carrier Vehicle,
na maliban sa mga autocannon nito na ginawang air defense, ay dinagdagan ito ng mga missile and rocket launchers at mga advanced sensors, kaya ito ay nagiging umbrella of defense sa mga infantry units. Ang system na ito ay dinisenyo ng Amerika para depensahan ang kanilang mga mobilizing forces laban sa mga banta ng unmanned aircraft systems, rotary wing at mga residual fixed wing aircrafts. Subok na ang kakayahan ng air defense na ito sa mga labanan ng Amerika sa Afghanistan, Libya at Iraq, kaya nais din ng Amerika na meron ding mga ganito ang ating mga kasundalohan, lalo na ang ating army. Bagamat ang mga kakayahan ng mga Stryker M-SHORAD ng US Army ay may mga laser weapon na, bagay na din natin inaasahan sa mga Stryker M-SHORAD ng Pilipinas, ngunit ang mga guided guns and missiles nito ay sapat na upang ligtas ang ating mga kasundaluhan sa banta ng mga attack helicopters at mga armed drones. Ang M-SHORAD Stryker ay matagal nang ino-offer ng Amerika sa Philippine Army ilang taon na ang nakakaraan, ano pa at ang dating General Iriberi, ay pinuntahan pa ang mga kagamitang ito upang actual na makita ang mga kakayahan nito. Ngunit dahil sa kakulangan sa budget ay hindi nagbubunga ang pag-acquire nito. Muli itong ino-offer ng Amerika sa infantry units ng ating army, sa pagkakataong ito ay mga refurbished units lang muna, upang kahit papano ay merong modernization sa ating army. Ngunit sa di malamang dahilan, ay mas pinili ng Department of National Defense sa panahong yun, ang pag-prioritize sa mga helmet at personal protection gear ng ating mga kasundaluhan. Ngunit ngayon, na sigurado na ang ilala ang 2 trilyong piso para sa buong sandatahan, ay agad na isinama ito ng Philippine Army sa kanilang priority list, at may katotohanan na ang mga pangarap na ito ng ating Philippine Army. Dagdag pa nila, ay matutunghayan umano ng mga Pilipino sa susunod na mga taon, ang moderno nilang mga kawal, na binubuo na ng 3 malalaking command, ito ay ang Missile Command, SHORAD Command, at GBADS Command. Pinagsisikapan ng Philippine Army, sa utos ng kanilang mga higher authorities, na ma-fast-track itong kanilang acquisition plan, at maibigay kaagad sa pamunuan ng Department of National Defense, para sa agarang pag-approve at pag-implement ng mga acquisitions, at ayon sa ating army inaasahan nilang di magtatagal ay matatanggap na nila ang mga kagamitang ito. Ang mga plano ng Army Artillery Regiment ay masasabi nating napaka-ambisyoso. Ang kanilang vision sa future capabilities ng kanilang hanay ay mas mataas pa sa ating inaakala. Sana ang mga responsable para sa pag-aproba at paglalaan ng kailangan na budget ay kasing ambisyoso at kasing taas din sana ng political will ng ating Army Artillery Regiment, ang King of Battle ng ating Philippine Army, ang unang tagapagtaboy ng mga banta laban sa ating bansa.